Hello mga lalabs! Welcome back to my channel. Para po sa mga bago sa inyo, ako nga po pala si Aimee from Aimee T Vlogs. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please don't forget to subscribe to my channel and hit that bell notification button para maging updated po kayo sa mga upcoming videos natin. So for today's video, hindi ako sure kung na-try nyo na ang, kung narinig nyo na yung sinasabi nilang the king of all fruit. Yun po ang durian. Yan. Kakainin po natin to ngayon. Medyo may kamahalan ito dito sa amin. Pero sa Pilipinas, mura lang ito. Oh, you're trying to make something? Now, let's open this, guys, para makita natin ang loob niya. Kasi usually, pag bumibili po ako, maganda siya. Maganda yung nakukuha ko. But this time, ito kasi may kinuha kaming ganito noong for Sunday. May kinuha kaming ganito noong last Sunday. Dinala namin doon sa birthday ng pamangkin ng asawa ko. So, hindi siya ganun katamis. Although yung texture niya is maganda, pero hindi siya ganun katamis like nung unlike doon sa mga first na binibili namin. So, let's try to open this one and see kung maganda ba siya. So, pag i-open mo siya, kailangan hanapin mo muna yung line niya. Kasi may guide siya kung saan siya ready na i-open. May guide naman siya. I hope okay siya. Kasi mahal pa naman siya. Ito kasi, this cost, nasa $75 siya. Kasi nasa $14.99, so that's $15 per pound. Yung mga iba, yung mga hindi sanay kumain ito, ayaw nila kasi for them, masyadong malakas yung amoy. Pero para sa amin, nasanay ng kumain, mabago siya for us. So, para doon sa mga ayaw nito, yan, ang ganda niya. Sa mga hindi sanay, feeling nila mabaho, pero for me, it's heaven. Let's try it. You want some, Regan? Durian? Hindi siya kumakain nito, so let's see. Now kung, oh, you see? You don't want some? Oh, we have gloves here. Ayoko mag-gloves kasi masarap yung, you know, simot lahat pati sa daliri. Let's see. I hope this is gonna be as good as the previous ones that we buy. Ako kasi the other time. Try though. Mommy, can I try? Can you help me put this on for me? Yo, so now, ibig sabihin pala, nung binuksan namin kasi yung isa doon sa Disney, puro pait lang siya na walang sweetness. So, it means it's not that ripe yet. Ito talagang ano na? Ready to yum na siya, bebe. Sabi ng mga matatanda noon sa Pinas, pagkakain ka daw nito, bawal daw uminom ng Coke. So, I don't know kung totoo ba yun. Kasi ako before, kahit kumakain ako, uminom pa din ako ng Coke. Pero ngayon, wala tayong Coke kasi wala lang. Wala kaming nabili. Ang sarap niyo mga bebe ko. Sarap niya. Masarap siya, pero mas masarap yung una, yung binibili namin noon, yung white lang yung laman. Hindi siya ganito kaya yellow, pero mas malasa siya tsaka mas matamis. At hindi siya ganito ka
what do you call this na? Smushy. Hindi siya ganito ka smushy. Hindi siya malata, in other words, yun. Medyo matigas-tigas pa din siya. Pero okay na din. Malakas din nga pala daw to sa, ano, sa mga may high blood dyan. This is not advisable for them to eat too much of this. Meron para kaming nabili noon, nung walang fresh, yung frozen siya. Ang pangalan ng brand is Musang King Durian. Yun. Pag may makuha kaming ganun, I'm going to show them to you guys para may idea kayo kung mahilig kayo sa durian. Kung hindi nyo pa din na-try, you know, it's not gonna hurt if you're going to give it a try. Kasi, masarap naman siya. Although, pag first time mo siyang matry, talagang malakas siya. You're going to open the other side. Yun. So, ito, hindi mo na kailangan ng gin. Magkakamasa ka dito. Yun. Ito parang almost overripe na siya. Ang bango-bango. Get na. Oh, ito sala todo. Yung isa na obserbahan ko, mas maliit yung mga buto niya. Ito kasi malalaki. Last time yung mga buto niya, siguro the biggest that you can find is ito. Pero actually, mas malaki pa din to ng konti. Yung isang klase na binibila namin na fresh, maano siya, maliit yung buto, and then ang sarap niya. Puti siya. Hindi siya ganito kay yellow, pero yeah, ang sarap niya. Yung kahit na sobrang mahal niya, pikit mata ka na lang bibilihin mo. Kasi masarap nga. Itong rason ba't ayaw mag-gloves? Kasi, sayang. Mahal pa naman. Pag mag-gloves ka, pahirapan ang sipsipin yun. Diba? Are we going to eat pa the side or we're gonna leave it for daddy? Yeah, titira na namin yung asawa ko kasi baka ma-alta depression na tayo pag... Are you sure you don't want some, Reagan? How about you, Rian? No. No, thank you, Rian. At tapos nga pala, dun sa mga what I learned from the old people in Holo, kasi nakapunta ako sa Holo noon, dun kasi yung mother ko nagtatrabaho. pinamoy ni Jana yung durian kay Regan, ay ayaw na ayaw niya ng durian. So, back to what I was saying. Old people from Holo, kasi marami din to sa Holo. But the kind of durian is native. Native siya. Hindi siya kagaya ng nasa Davao na malapot na parang milky na matamis. Now, walang pait. Yung durian kasi from Holo is mapait na matapang yung lasa. So, what I learned from them is, after you eat the durian, if you want the scent of it, yung amoy niya na hindi sumama sa'yo, kasi ito, pag huhugasan mo lang yung kamay mo sa tubig diretso, kahit lagyan mo na madaming sabon, sasama sa'yo yung amoy. As in, it will stay for a while sa kamay mo at sa bibig mo. So, what I've learned from them is, pag maghuhugas ka ng... Ang ingay ng mga anak ko, Diyos mo. Pag maghuhugas ka ng kamay mo,
put a little bit of water dito sa kanyang sa body niya, sa kanyang lalagyan, and then you wash your hands here. At mawawala daw yung amoy. Eh, totoo din, kasi na-try ko siya, na-try ng asawa ko, kasi we all eat durian except for my two kids. Trinay namin ito at mga auntie ko, trinay namin, it really worked. Kainin po na lang kayo ito. Kasi there's another side for daddy, man. So, yun. Yun ang maibabahagi ko sa inyo, just in case you don't know that trick yet. So, kung maghuhugas kayo ng kamay after eating, try to put a little bit of water here and then just go ahead and wash your hands here. And then, eventually, mawawala yung amoy mo. Amoy yung durian. Pero, kung ayaw mo naman, like me, eh, wala naman akong pupuntahan, dito lang ako sa bahay, hindi na. Mas maganda yung naamoy-amoy ko pa din siya. Titiran ko yung asawa ko yung isang ano na lang, isang pigi na lang niya, yung isang side na lang. Kainin ko ng isang side, Diyos ko. Hindi ko alam ba't yung ibang tao ayaw nila yung amoy nito. Sabi nila mabaho daw. May mga candy din binibenta na ganito. Meron din yung mga pia cake. I don't know if na-try nyo yon or if familiar kayo doon sa pia cake. One of these days, I'm going to show them to you also. Ang sarap niya. Kakainin ko na sana, Jasmine. Tinan niyo naman yan. Ang kagandahan ni King of All Fruits. Diba? One more piece and I'm done. The other side is going to be for... We're going to leave it for daddy. Ayan, we're done. Sarap pang kumain, pero sharing is caring. So, until here for now, guys. Sana hindi kayo nabahuan sa amoy ng durian namin. And then, sana din may natutunan kayo kahit papano kung kumakain kayo ng durian and you don't know about the tricks yet about washing the hands sa kanyang bahay, sa kanyang sinapupunan. Kung nagustuhan nyo po itong video, please don't forget to give this video a like and share this video. And don't forget also to subscribe to my channel kung hindi pa po kayo nakasubscribe. And hit the bell notification button para maging updated po kayo sa mga upcoming videos. And kung may gusto po kayong videos na gawin namin, basta yung easy-easy lang siya na hindi siya buwis-buhay, kung kaya namin gawin, gagawin namin. So, thank you guys. Thank you for watching. And again, don't forget to like this video and share this video. And subscribe to my channel. And don't forget to press the notification bell button para maging updated po kayo sa mga upcoming videos namin. Until then, thank you. Bye!